niya eh, nakinukunan siya. Okay. Oh. Ang cute-cute talaga. Mga pusa, bati naman kayo. Okay, bati, bati, bati. Oh, sama kayo sa amin ha, bati natin sila, okay? 3, 2, 1. Good morning, mga kapatid! Alright, January 23 na imbaga bigat sa mga kapatid nating Ilocano at ngayong araw, we're feeling perfect dahil sa mga cute na mga bisita namin ngayong umaga. At ito po ay mga pampawala ng stress at pandagdag nga raw ng happiness. Yan ang nagagawa sa ating mga fur babies, lalo na ng mga malalambing na pusa. Tulad na lang po ng nagbabalik studio nating kapatid, Maui. Hello! Namiss ko kayo. Bisaya na! Welcome back, Mau. Thank you, guys. Namiss ko kayo. At syempre, ito na nga, Mama Dibs. Nakaka-happy naman talaga itong pa-welcome back sa atin. Straight sa aking Cebu Adventure. Mas nadagdagan tuloy yung mga good vibes sa mga pusa natin kasama, di ba? Kasi baka magselo si Barbie. Oo, alam mo, kamukhaan niya si Barbie. Tinan mo, namiss ko talaga si Barbie. Hi, good morning! Good morning, diba? Pero alam mo, as a cat dad talaga, masasabi ko talaga na pampasaya talaga ang mga cats sa buhay natin. Oo, diba, Mami Chiki? Ewan ko yung mga babae, pag nakikita nila na yung mga boys na ang lambing nila sa cats, parang anong dating nun, Dimple? Pa sa akin, parang ako talaga, ako lang kasi takot ako, hindi kasi kami lumaki nang merong pusa at nasa sa bahay. I had a sister who had... Of course, who was pati sick. Mga aso, so, dips, di ba? Ano, like, masugatan or something. Yes. So, very careful yung nanay ko. Pero kasi, ako, ang dating sa akin, pag the guys are so malambing with their pets, plus pogi points yun. Parang sa all. Kasi, my husband's very malambing also with dogs. Ayan, at saka patunayan din sa maraming pag-aaral sa iba't ibang bansa ito. Na talaga, ang mga cats, yun na nga, meron silang binibigay na happy hormones. At mas, para mas matutunan pa natin yan, at kung paano nga mag-alaga ng mga pusa, makakasama natin ang mga experts. Sina Jo Marie Bolaton at Mary Joyce Orap-Orap ng Gucciology Catering. Wow. Hindi masyadong social. Gucciology, welcome na kayo! May kasama pa sila. Hello! Ang partner ng Chiki, si Thomas Alcantara Jr. Hello po! Good morning, mga kapatid! Ano yan? Ano itong pattern yan? Ang ganda, no? This is spotted bengal po. Bengal. Pwede pong, sa totoo lang, medyo natataot ako, nare-remind ako sa mga leopards. Mabait na sila. Yes po. Yes po. Is this a rare type of cat? Yung ganyang, ano, kasi ng pattern ng fur? Hindi naman po. Meron po specific breed for bengal. So, this is one standard type of spots ng bengal po. Yan na ba yung pinakamalaki o lalaki pa ba? 6 months old pa lang po. Awa! So lalaki pa yan, ano yung pinakamalaki? Maine Coon. Gentle Giant. Yan yung malalaki. Ito yung mga wild looking pero mga... Gentle naman. Bakit po Gucciology ang tawag sa catering ninyo? Nag-start po kasi yung catering namin. I sent a gift to my partner, Joyce po. Ay, sweet naman. And then, dog lover po kasi ako talaga. And then, ako din. Nung nagkakat na kami, ako, actually. Nagkakat na kami, ayun, dumami na't dumami yung cats namin. Meron na kayo ilang cats na ngayon. Right now, I think nasa 45. Oh my gosh! 45 cats? Grabe! Wow. So, inyo, sa inyo lahat itong mga dala natin. Right now, nagdala po kami ng ibang-ibang breed. The other breeds are from Sir Tom. So sa kanya po ako kumuha ng first cat. Wow. So siya yung reason kung bakit ako breeder ngayon. Wow. Si Sir Tom. Itong para makilala ng ating mga manunood. Itong mga hawak natin, yung kay Maui, anong breed? That is a Scottish Fold Cat po. Scottish? Isa pa yun sa mga nauso, yung madalas kayo nakikita din eh, no? Sa Instagram. Ito kay Maui. Ano ay kay Justin? Ito po, Ragdoll. Ragdoll! Silbay po. Malikot. Medyo malikot siya. Speaking of malikot, meron bang pagkakaiba sa mga ugali nila, yung mga cats? Yes po. Yes po. Magkakaiba yung traits per breed. Like for example, yung Scottish po, ang similar sila ng British short-haired cats. Which is? Anong ugali? Para sila ng ugali. Calm, sweet, relaxed. And then, like for example, this breed, this is a Bengal cat.
So itong mga itong breed na to energetic adventurous. Ah, kaya kasi niyang umalis. So, kumawala kanina. Yes po. Oh. Kaya sumasayaw siya nung opening, napaka-energetic. Yes. Oh. Bengal ka pala. And then, pag naririnig ko, naririnig niyo ba yung parang nagpa-purse? Oh, talaga din siya. Pag nagpa-purse siya, ano po, comfortable po. Ay, cute. Comfortable, masaya. Hindi ba mahirap i-maintain, Mommy? Kasi syempre, ma-fur yan. Alam mo, pag dumarating dito si Q, si Justin, ay, puro ano siya, balahibo. Oo, every day yan. Alam mo, cat daddy siya. Pero pagkaganyan, ano bang maintenance? Kasi nagsushed ba sila pag mainit? Kailangan ba malamig yung environment? Hindi ka pwede pag di naka-aircon? Ganun yes, ba yun? Mas better kung naka-aircon talaga. So, kasi pag naka-aircon, mas lumalabas yung kulay nila, mas tumitingkad yung kulay nila, mas kumakapal yung fur. May ganun pala. Pero in terms of hygiene, di ba yung normal conception natin, pag pusa, ayaw nilang nababasa sila o pinapaliguan. Takot ba talaga sila sa... Actually, ano po yun? Diba? Talagang dapat paliguan sila. Kasi okay. Aspet, kasi tatabi mo sa ano, kinukutuan, nililinis yung tenga, kinututbrush. Pagpang-pet na katulad ng mga ganito. Alam mo si Barbie, basa yan palagi. Barbie, ikaw ba? Bakit siya basa palagi? Naglalagay sa tubo. Oo, oh, so for example, pagkatapos ko maligo, pupunta siya sa shower. Siya naman lang. Gusto niya na, ano, nasa palagi. Nagtatampisa. Ang cute naman. Pero Joy, sabi nila parang mas madali pa daw, mas low maintenance pa ang mga pusa. Kasi marunong silang magpatitrain ang sarili. Tama ba yun? Alam nila kung saan sila dudumi? Mm. Ah, yes. Opo. Automatic pag na-train na sila, habang bata pa po, sinetrain ko sila. Even kahit di mo sila i-train, maglagyan mo na sila ng buhangin doon. Pusa sila nga hahanapin nila yun. Parang gusto sila nilang malinis. Yun nga lang, pag madumi na yung train nila, ayaw nilang taihan, nadidiri sila. Nataan na lang sila sa gilid. Madirihin din sila. Madirihin talaga sila. Totoo ba? Because I have this impression na ang mga pusa po, mas malinis sa katawan. Diba? Yes. Self-groomer sila. Oo, oh, yun. Naliligo sila. Oo. Ng sarili nila. Sarili nila. So, there is such thing called World Cat Federation. Ang ibig sabihin nun, kailangan i-register mo. Kahit pet lang, hindi siya pang ano competition, kailangan naka-register. Yes po. For us, like, it's really important to be part of a organization. Okay. Like, ang purpose po kasi nun is like, if you are breeding cats, if you're into breeding, kahit pet for pet mo siya, and then suddenly nagkaroon ng litter. So, it's better to be part of a club para at least yung ma-maintain yung pedigree, which is... Gagalit, sorry. Silosa, silosa. Gati. Gati, ah. Gati. Hindi kasi niya kilala. Hindi niya kilala. Oo, hindi niya kilala. Yan, yung pedigree po kasi is like a certification for... Ito yung sample. Ayan. Yes, ito yung sample. Parang birth certificate. So if we wanted to buy, we wanted to get a cat from you, sa namin kayo pwedeng makontakt? Baka may mga kapatid tayo na nainganyo ninyo ngayong umaga? Yes, if you are planning to get quality cats, you can reach us out at on Facebook at Gucciology Cattery. Okay. And then you can message us also sa TikTok, Gucciology Cattery din. So you can check all the cats we post there. Tapos marami po kaming inattendan na international cat shows. Ayan, support kami dyan. Tomo, magkaroon tayo ng ganyan dito. Yung sa akin naman, ma'am, kung gusto niyo po, Thomas Far Variety, Catery. Then yung presidente po namin, si Sir Leo Maclang, siya po yung humahawak dito ng WCF, ISFEPI. Where is Sir Leo? Sir Leo, napakabait na namin. Hi, Sir Leo. Hello, Sir Leo. Maraming salamat sa kina Jo Marie Bolaton at Mary Joyce Orop-Orop ng Gucciology Cattery. Kasama rin ang kanilang cattery partner na si Thomas Alcantara Jr. Thomas, maraming salamat sa inyo, mga kapatid, at sa ating mga pusa. Yeah! O mga kapatid, more good vibes pa sa pagsalubong natin sa araw ng maingiti at pag-asa. Ako po si Jess De Los Santos. Going pong fantastic ang morning natin. Yakapin ang inyong mga loved ones. Kasama na rin ang inyong mga firm babies. Ako po si Dimples Roman. Hug them tight po, mga kapatid. Kapit lang and be extra inspired and motivated. Ako naman po, si Maui David. Hindi ko naman gagawin motivated ko dahil may dalawang pusa dito, Maui. Oh. Pero sa mga ito, sa mga inaantok pa, oh, mag-stretch na dyan. At sa mga, of course, ang inyong paborito morning kasalo, ako po, si Justin Quirino.
At syempre, mauna sa ating mga balita sa frontline sa umaga, mga mainit na update sa ilang pangyayari sa loob at labas ng bansa. Ako po si Chiki Roa Puno. Kaya naman ang masayang bati namin sa inyo, mga ate, kuya, nanay, tatay, lolo at lola. Good morning, kapatid! Okay, marami pa tayong ibang inihain para sa mga kapatid natin ngayong umaga. Kasi na natin ang malinis. Wow! Tama? Pampets pa rin! Patok ito, lalo na sa mga extra loving sa kanilang fur babies. Gawa na sila ng mga nagagandahang pet portrait. Ibibida yan maya-maya. Okay, alam mo naman, ito sa panahong to, di ba? Mas alagaan pa po natin ang ating mga sarili. At bantayan, hindi lang ang physical na kalusugan, bigyan pansin din po ang mental health. Yan naman po ang pag-uusapan natin sa Sabi ni Doc. At segue naman tayo sa iba pang kwentuhan. Shout out sa mga kapatid nating single. Ipaliliwanag ni Tony Buko ang inyong mga karapatan sa legal ba to. At sa ibang usapin naman, ang mga mabubuti at masasamang epekto ng ugali natin mas ay mas i-please ang mga tao. People pleaser, sabi nga nila. Ano nga ba ito? At paano, kailan ba ito mabuti at kailan hindi masyado? Yan, alam natin yan. Sa bayong kapatid. At sa mga umaaksyong balita sa frontline sa umaga, karamihan sa mga Pinoy hindi naniniwalang prioridad sa ngayon ang charter change ayon sa pinakahuling survey ng Okta Research. At ito, isa pang survey ha, bilang na mga nagugutom na pamilyang Pinoy dumami sa pagtatapos ng 2023 ayon yan sa SWS. At sa showbiz, bagong youth reality series na Zoomers, napapanood na dito sa Kapatid Network. Basta't pagsapit naman po ng 9:30 ng umaga, ba ready na dapat? Sa mga kamera, mga kapatid, kagumoka ako, selfie contest na! Tutok lamang po sa Good Morning Kapatid at mag-selfie, saka naman i-private message lamang yan sa aming official Facebook page. Yan po ay Good Morning Kapatid, ang mapipili po namin selfie king, selfie queen, or selfie kids of sa sa pagtatapos po ng show na ito, magwawagi ng 500 pesos worth of love. Kaya kagumoka, ready na ba dyan? Go and one selfie na! Sino kaya magpapadala ng picture with their cats, ano? Ako! Wow! Tuloy-tuloy lang magtutok, mga kapatid. Magbabalik ang inyong paboritong kasalo sa umaga. Good morning, kapatid! Narito na mga umaaksyong balita ngayong araw. Ihahatid namin mula mismo sa frontline sa umaga. Suspek sa pagpatay at pamumugot sa isang gwardiya sa Quezon City. Mismong mga katrabaho niya, mga suspek nagtatago na. Ilang sasakyan kabilang ang sasakyan ng News 5 nagkarambola sa Sumulong Highway sa Antipolo. Bilang ng mga pamilyang Pilipinong nakaranas ng gutom, nadagdagan pa nitong Disyembre ayon sa SWS. Sa gitna ng mainit na usapin tungkol sa charter change, mga Pilipino matabang pa rin daw ang pagtanggap sa tsa-tsa. At unang episode ng teleserye version ng Linlang sa TV5, pasabog na agad! Hindi pa rin natatagpuan ang ulo ng pinugutang security guard ng nilooban car dealer store sa Quezon City noong Pasko. Ayon sa mga pulis, mismong mga katrabaho ng biktima ang salarin na sinubukan muna siyang kunsyabahin bago ginawa ang krimen. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Pinalanghiya po na hindi po maiisip na gawin ng normal na tao. Hindi matanggap ng pamilya ng security guard na pinugutan sa loob ng car dealer store sa Quezon City noong Pasko na mga katrabaho pala nito may pakana sa karumal-dumal na krimen. Subsub sa mesa at nawawala ng ulo ng abutan ng mga otoridad ng bangkay ng 50-anyos na biktima na si Alfredo Tabing noong December 25. Hanggang ngayon, hindi pa rin natatagpuan ang ulo ng biktima. Unang inakala ng mga polis na personal na galit ang motibo sa pagpatay sa CQ. Pero kalaunan, iba ang nadiskubre nila. Meron din palang nawawalang bolt at pera sa establishmento na to, sa Ford.
amounting more or less 3.6 million para may isa katumpara nila at makuha nila yung pera. Maaaring napatay nila yung... Lumalabas nga rin katrabaho ng biktima ang mga sospek. Yan ay sina Jomar Organes, staff at tagatimpla ng kape sa mga customer, at si Michael Caballero, driver sa car dealer store. Planado raw ang krimen ng dalawa at posibleng sinubukang kontsabay ng gwardya pero hindi pumayag. Itong suspect natin, chinachat si victim natin. Una-una, inaalam niya kung sino yung magjo-duty at kung ilan ang magjo-duty that time. Hindi na raw pumasok ang dalawang suspect matapos ang krimen. Hinala ng mga pulis, nagtago na sa Bicol ang mga suspect. Posible rin daw na konektado ang mga suspect sa isang local criminal group. Halos mag-iisang buwan na mula na mangyari ang karumal-dumal na krimen. Aminado mga pulis, isa sa nagpatagal na kanila investigasyon para matukoy sana kaagad ang mga sospek ay ang kawalan ng gumaganang CCTV sa lugar mula paro Pebrero ng taong 2022. Sa isang text message, sinabi ng Quezon City Department of Public Order and Safety na posibleng makansela ang permit ng car dealer store oras na mapatunayang lumabag ito sa ordinansa na nagre-require ng CCTV sa lahat ng business establishment. Ang mga suspect naman, sasampa na ngayong Linggo ng reklamong robbery with homicide at carnapping. Dahil nawawala rin ng cellphone at baril ng CQ, pati ang sasakyan sa tindahan na ginamit nila sa pagtakas. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5! Sa kulungan ng bagsak ng isang lalaking nagpanggap na abogado sa Pasay, ang suspect, higit kalahating milyong piso ang nahutot sa kliyente. Nasa frontline ng balitang yan, si Dave Abuel. Wala nang nagawa ang lalaking yan na ma-corner ng mga pulis Pasay sa Makapagal Boulevard nitong Sabado. Hinuli ang sospek matapos magpanggap umanong abogado at manghuthot ng pera sa kliyente nito. Kinilalang lalaki bilang si Robert Marquez Garcia. Sa mga resibo ng mga ipinadalang pera at listahan ng biktima, aabot sa higit kalahating milyong piso ang nakulimbat ni Garcia. Lumapit daw siya sa sospek para iproseso ang kasong cyber libel. Pero nakatunog daw ang biktima nang manghingi ng pamasko ang peking abogado. Dito na siya nagpasang idulog sa mga otoridad ang sospek. Ang dami niyang hinihinging binayaran. Bayad daw po sa pistol. Yung appearance fee niya po, 60,000. Unang appearance po yun, tapos bayad daw po sa pistol, sa judge, tauhan ni judge. Yung nag-trigger po sa akin para imbestigahan na siya, nangihingi siya ng Christmas gift worth 60,000, tapos umalma po ako, bumaba yun ng 30 hanggang sa naging 20, pero hindi po ako nagbigay. Ayon sa salaysay ng biktima sa pulis, magaling daw kasing magsalita ang sospek kaya napaniwala siyang abogado ito. Pero nang ipaberipika ng biktima ang pangalan ng sospek, dito niya nalaman na peke ito. Sa mga kopya ng dokumentong hawak ng biktima, may nakalagay na titulong attorney bago ang pangalan ni Garcia. May ipinakita ring ID mula sa Integrated Bar of the Philippines si Garcia. Nasa lawyer's list naman ng Korte Suprema ang ID ni Garcia at tugma rin ang roll number. Pero may natuklasan ang biktima. Pinacheck ko na po siya sa ibang abogado. Nagpa-second opinion na po kami. Yung bagong abogado po ma'am, nakita na fake yung notary. Then sa IBC, meron lang isang Robert S. Garcia na taga-Bataan. Hindi niya alam na nakontak ko na po yung tunay na Robert Silva Garcia. Inamin naman ni Garcia na hindi siya abogado. Pero nakatapos daw siya ng pag-aaral ng abogasa. Itinanggi rin niyang huwarap siya bilang abogado ng kliyente dahil consultant lang daw siya o tumulong lang sa pagproseso ng pagsampa ng kaso. Graduate po ako ng ng law. Nag-aral po ako ng law pero hindi po ako nakapasa sa bar. Samantala, itinanggi rin ng suspect na higit kalahating milyon ang perang hiningi niya sa biktima. Pilit ko naman pong inaano yung pera na kung mali man yung nangyari, binabalik ko sa kanya. Ayaw. Mahaharap sa reklamong swindling si Garcia. Inaalam pa ng mga pulis kung meron pang ibang nabiktima ang sospek. Paalala naman ng mga otoridad sa mga naghahanap ng abogado. Meron namang list of na IBP. Ito through internet lang, makikita na natin kung yan ba talagang abogado na yan ay tunay. Nagbabalita mula sa frontline, Dave Abuel, News 5. Arestado ang dalawang inirereklamo ng pang-hostage ng social media account ng pinagtrabahuhan nilang kumpanya. 300,000 piso ang siningil ng mga suspek kapalit ng access sa account. Nasa frontline ng balitang yan, si Hannibal Talete.
sa isang fast food restaurant sa Pasig na corner ng mga operatiba ng Eastern District Anti-Cybercrime Team ang lalaki't babaeng ito. Kinilala lang ang mga suspect na sina alias Joanne at alias Jake. Inirareklamo sila ng pang-hostage ng social media account ng nabiktima nilang travel agency. Itong tinuturo nilang suspect, siya yung parang gumawa ng Facebook page nila. And then merong somebody in between na parang may utak kay suspect. So somebody in between na may utak kay suspect ng 300,000. Tumanggi raw ang mga suspect na bigyan ng access ang biktimang kumpanya sa account hanggat hindi ibinibigay ang 300,000 piso. Pero depensa ng suspect na si alias Joanne. Natitirang sweldo niya at ng kanyang mga kasamahan ang kanyang hinihingi. Nasa kontrata o mano nila na babayaran sila ng travel agency ng kalahating milyon. Pero 200,000 pesos lamang ang naibigay sa kanila. Ang balance lang daw ng kumpanya sa kanila ang hinihingi niya. Itinanggi rin ni alias Joanne na siya lang ang nakakaalam ng access na kanilang account. Ako po ang isa sa mga inilagay na admin ng account. Nung after gawin yung account. Kasi ako po ang nag-facilitate na maayos yung account na yon. So technically po, yes, may access ako. Pero may access din silang lahat. Maharap ang mga suspect sa reklamong robbery extortion at karampatang reklamo kaugnay sa illegal na pag-access sa social media account. Nagbabalita mula sa Frontline, Hannibal Talete, News 5. Walo ang sugatan sa karambola ng mga sasakyan sa Sumulong Highway sa Antipolo City. Base sa investigasyon, nagsimula ang disgrasya nang pumutok ang gulong ng isang tourist bus alas 5:30 ng umaga kanina. Nawala ng kontrol ang driver nito hanggang sa mabangga na ang isang van at dump truck. Nadamay din ang isang motorsiklo at pampasaherong jeep. Damay rin ang isang van ng TV5. Karamihan naman sa mga sugatan ay mga pasahero ng nasabing jeep. Nadala na sila sa ospital. Nagdulot ng matinding traffic sa lugar ang disgrasya. Mas dumami ang pamilyang nakaranas ng gutom sa bansa sa pagtatapos ng taong 2023. Base sa SWS survey, lumabas na 12.6% ng mga tinanong ang nagsabing nakaranas sila ng involuntary hunger o gutom. Kasama sa bilang na yan ang 11.2% na nagsabing ilang beses lang silang nakakakain kada araw at 1.4% na nakaranas ng severe hunger o halos wala talagang makain. Sabi ng SWS, pare-parehong tumaas ang bilang ng mga nagugutom sa Balanced Luzon, Visayas at Mindanao maliban sa Metro Manila. Lumabas sa bagong survey ng Okta Research na hindi urgent concern ng publiko ang charter change. Sa inilabas na resulta ng fourth quarter tugon ng masa survey, 1% lang ng mga Pilipino ang nagsabing urgent national concern ang pagpapalit sa 1987 Constitution. Ayon pa sa survey, ang pinakamahalagang issue na dapat tutukan ng gobyerno ay ang pagkontrol ng inflation. Sinundan yan ang pagbibigay ng access sa mas murang pagkain katulad ng bigas at gulay at ang paggawa ng mas maraming trabaho. Bukod naman sa tsatsa, iilan lang ang nagsabi na urgent concern ang pagpapababa sa singil ng kuryente at ang pagsugpo sa illegal na droga. Arestado ang isang OFW sa Japan na sangkot umano sa karumal-dumal na pagpatay sa mag-asawang Hapon sa Tokyo. Pero giit ng mga kaanak ng ating kababayan, posibleng na frame up lang ang OFW. Nasa frontay ng balitang yan, si Rainiel Pawid, exclusive. Halos tatlong araw nang walang tulog si Sally Morales simula nang mabalitaan ang pagkakaaresto sa anak na si Hazel Morales. 7 taon ng OFW sa Japan si Hazel. Pero nitong January 19, dinakip siya ng mga pulis dahil sa pagkakasangkot umano sa pagpaslang ng mag-asawang Norihiro Takahashi, 55 years old, at Kimi, 52 years old, mga magulang ng kanyang boyfriend. Hindi po niya magagawa yung pagmatay ng tao nang dahil lang sa pera na sinasabi nila maling-mali po ang panghuhusgang ginagawa sa anak ko. Ayon sa Japan local media, gabi ng January 16 na magkahiwalay na nakuhana ng CCTV malapit sa bahay ng mga biktima sa Adachi Ward, Tokyo, si Morales at ang isang lalaking hindi masyadong maaninag ang mukha. Nasa pool sa CCTV ang naturang lalaki na patungo sa direksyon ng bahay ni Morales kalahating kilometro lang ang layo mula sa crime scene. Sa parehong araw, sa kuha naman ng CCTV malapit sa labas ng bahay ni Morales, nakita silang nagtatapo ng mga damit na may mantsa ng dugo. Habang ang panganay na anak ng mag-asawa, agad nagsumbong sa mga pulis. May nakita raw siyang bakas ng dugo sa kanilang bahay at nawawala ang kanyang mga magulang. Nitong January 18, natuklasan ng labi na mag-asawang Takahashi sa ilalim ng sahig ng storage area
sa kanilang mismong bahay. Pinagsasaksak sila sa kaliwang dibdib. Duda ang mga investigador na mag-isa si Morales sa krimen. Hindi raw kasi niya kakayaning buhatin ang mga bangkay. Depensa ng tiyahe ni Hazel, imposibleng magawa ito ng pamangkin sa magulang ng kasintahan. Pamilya na rin ang turing nila sa boyfriend nito. Umuwi pa nga sa Nueva Ecija noong nakaraang taon. Ayaw man nilang magbintang, malakas ang kutob nilang pinapunta si Hazel ng nobyo ng mga panahong patay na ang magulang nito. Sa amin po ngayon, may ano po kami, frame up po itong lahat. Frame up po ito. Kasi kung totoo pong tinawagan po siya nung lalaki, malamang po siguro patay na po yung mga ano, tapos napunta siya doon. Sa incident report na nakuha ng News 5, abandonment of corpse o pag-iwan sa bangkay ang asunto laban kay Hazel. Posibleng hindi man siyang gumawa ng krimen na dawit na rin ang Pinay lalo't nakita siyang nasa bahay ng mga biktima bago at matapos ang pamamaslang. Pinabulaanan din ng nanay ni Hazel ang balitang lubog sa utang ang kanyang anak. Isa yan sa mga anggulong tinitingnan ng mga pulis, lalo't nag-away raw si Hazel at kanyang nobyo dahil sa pera. Hindi po totoo yung ganun. Wala pong ganun. Walang utang na nabanggit sa akin yung anak ko kahit minsan. Wala siyang utang doon. Naghahanap buhay siya sa kutsong kita niya. May konti naman din po kami pinagkakakitaan. Nakausap din ng pamilya Morales si Foreign Affairs Undersecretary Ed De Vega at tiniyak nitong may legal assistance na ibibigay kay Hazel. Wala kaming balita from the embassy in Japan na umaamin siya to the crime of murder or anything. Buti huwag tayo mag-speculate. Hintayin natin na nabas ang official news or official findings ng Japanese authorities. Sa ngayon, patuloy na nakikipag-ugnayan ng Philippine Embassy sa Tokyo sa Japanese police kaugnay ng kaso. Nagbabalita mula sa frontline, Rainiel Pawid, News 5. Wala na sa kustodiya ng mga pulis ang itinuturong mastermind sa pagkawala ng beauty queen na si Catherine Camilon. Ayon sa PNP, inalis na nila sa restrictive custody si Police Major Alan De Castro dahil na-dismiss na siya sa serbisyo. Dati nang itinanggi ni De Castro na may kinalaman siya sa pagkawala ni Camilon. Pero inamin niyang may relasyon sila ng beauty queen. Ito ang dahilan kung bakit naharap si De Castro sa conduct and becoming of a police officer na nagresulta naman sa kanyang pagkakasibak. Patuloy daw nababantayan ng PNP ang kinaroroonan ni De Castro. Arestado ang dalawang lalaking pasaway sa pagdiriwang ng Sinulog Festival nitong weekend. Nagpa-picture kasi sila ng naka-dirty finger habang nasa likuran ng mga pulis. Nasa front line ng balitang yan si John Aroa. Sa larawang ito, makikita ang pag-middle finger ng lalaking ito na nakisaya sa Sinulog Festival sa Cebu City. Saktong nasa likod niya ang dalawang pulis na nagbabantay sa Basilica Minore del Santo Niño. Dahil dito, sa kulungan ang kanilang bagsak. Ang nasa larawan ay si Mario Alan Gabato, isang engineering student, at si Philip Christopher Quizon naman ang nagpicture sa kanya. Ayon sa pulisya, ilang beses na silang sinita dahil sa pagiging pasaway. Naka-istorbo na ba? Very annoying na while they were conducting their duty. So, sinita nila. But unfortunately, hindi talaga nagpatinag until such time na kumuha ng picture na nag-dirty finger with the background yung pulis. Kwento ng dalawa, hindi nila sinasadya ang pambabastos sa mga pulis. Nagpa-picture lang sila para ipakita sa kanilang katrupa kung nasaan sila. Nagsisisi raw ang dalawa. Hindi ko napansin na may pulis pala sa likod ko, nakalimutan ko. Nadala lang kami sa kakulitan, kaya yun, inaresto nila kami. Ang aming intention sa pag-dirty finger namin, hindi para sa pulis, para yung sa GC namin dahil ang tagal ng mga kaibigan namin mag-reply. Pinatawad man sila ng mga pulis, mahaharap pa rin sila sa unjust vexation. Sa kasagsagan pa rin ng Sinulog Festival, nagkaroon ng tensyon sa bahaging ito ng downtown area sa lungsod. Nagliligpitan na ng mga paninda ang mga vendor na biglang magtakbuhan ang mga tao. Na
Nagsuntukan kasi ang isang traffic enforcer at dalawang lalaking vendor. Naiparating na sa pulisya ang insidente at patuloy pa itong iniimbestigahan. Arestado naman ang binatilyong ito matapos umanong halikan ang mga nakakasalubong na mga babaeng nakikipiesta sa sinulog. Bugbug sarado si alias John Lloyd matapos pagtulungan ng boyfriend at barkada ng isa sa mga babaeng na kanyang hinalikan sa labi. Napag-alamang may sakit sa pag-iisip ang suspect. Nagbabalita mula sa frontline, John Arua, News 5. Magpapatryaw naman ang bagong Premier Volleyball League team na Capital One Solar Energy ngayong araw. Gaganapin ang dalawang araw na tryout sa San Sebastian College Recoletos Gym. Pangungunahin ito ng nagbabalik pro league coach na si Roger Gorayev na siya rin coach ng Baste. Halos 100 manlalaro galing sa iba't ibang clubs, colleges at universities ang naghayag ng intensyong sumali sa tryouts. Pag-aari ang koponan ng magkapatid na Milka at Mandy Romero, mga anak ng bilyonaryong kongresistang si Mikey Romero. Ipinalabas na po kagabi ang unang episode ng Linlang teleserye version dito sa TV5. Ipinakilala na si Juliana ang karakter na ginagampanan ni Kim Chu. Ayon kay Kim, ito na ang pinaka-challenging role niya. Si Paolo Avellino naman gumaganap bilang asawa ni Juliana na si Victor. Sa episode kagabi, binunyag na nga ang unang dagok sa buhay ng mag-asawa matapos mahulog sa ikalawang palapag ng kanilang bahay ang anak nina Victor at Juliana. Mapapanood din sa serya sina Miss Maricel Soriano, Kyla Estrada at JM De Guzman. Abangan ang Linlang tuwing 8:45 ng gabi sa TV5. May bagong aabangan naman ang mga Gen Z sa primetime dito sa Kapatid Network. Yan po ang youth-oriented series na Zoomers. Ipinakilala na kahapon ang mga bida ng series sa kanilang MediaCon. Ipresenta sina Harvey Bautista na gumaganap bilang Jigs, isang aspiring filmmaker. Ka-love team naman niya si Hope, portrayed by actress-vlogger Riza Tao. Kasama rin sa Zoomers ang dancer na si Crystal Ball na gumaganap bilang Tanya. Best friend niya dito si Zabel Lambert as Beth, na partner ng character naman ni Ralph De Leon na si Atom. Ayon kay Direk Loren Jogi, hindi basta-basta ang ginawa nilang audition process para sa serye. Pagbago, we make sure na tama yung bibigyan namin role. It's a make or break. Yung one-time opportunity can be your last opportunity. That's... Pag dun pa lang sa simula, kasi dun pa lang nalalaman, gusto mo ba talaga gawin to? Kasi hindi siya madaling proseso. Tama. So, sila yung medyo malakas yung loob at yung may grit at right. May tenacity to do this process. At kagabi naman po ay nag-premiere na ang unang episode ng Zoomers. Napapanood ang Zoomers Lunes hanggang Biyernes, 10:15 ng gabi dito po sa TV5. Ayun. Nag-discuss kami dito yung Zoomers pala ang tawag sa Gen Z. Yes, Zoomers basically ako. Pasensya na po sa misinformation. Grabe naman, Maui. Galing kasi true eh. Medyo feeling bagets pa ako. Galing akong sinulog. Cheers! Oh, sinulog! Oh, yeah. Okay. Eto na, dito na muna tayo. Usapan muna ng Justin Quirino. Ay, sorry. Hindi pala. Kasi nakakita ko na single eh. Buntis ba ako? Mali. Buntis ba ako? Abangan po mamaya si ate na single na buntis. Yan, nga lang. Hindi niya alam kung sino ang ama ng kanyang baby, Justin. Alam mo ba? Yan at ang iba pa mga isyung legal ng ilang singles ilinawin natin sa Legal Bato. At sa payong kapatid naman, yung ubos ka na pero todo bigay pa rin para lang matulungan ang ibang tao. Hihimayin natin ang mga hindi magandang dulot ng pagiging people pleaser. At sasabi ni Doc, mga dapat malaman tungkol sa usapin sa mental health. Pag-uusapan natin mamaya kasama ang kinatawan ng Philippine Psychiatric Association. Kaya huwag po kayong aalis, magbabalik pa ang inyong Fave Morning Kasalo ang... Good Morning Kapatid! Na
Magbabalik po ang Good Morning, kapatid. Mga kapatid, hindi komportable po ang marami kapag mental health ang pinag-uusapan. Pero mahalaga pa rin pong bigyan ito ng atensyon, lalo't dumami pa ang nakararanas na ng problema sa mental health ng magpandemya. Ito po ang sabi ni Doc. Parang ordinaryo lamang sa unang tingin pero may mabigat palang pasanin. Marami sa ating mga kapatid ang nakararanas ng problema sa mental health at mas pinalala pa yan ng pandemya. Mga kapatid, nandito po tayo ngayon sa 50th PPA Annual Convention o Golden Anniversary kung saan nagtipon-tipon ang mga doktor upang talakayin ang mga usapin tungkol sa mental health at mga serbisyong patungkol dito. Ibinahagi sa atin ng mga opisyal ng Philippine Psychiatric Association o PPA ang makakahalagang bagay na hindi napag-uusapan tungkol sa mental health. As a practicing psychiatrist, I have seen a rise in mostly depression and mostly anxiety disorders that are seeking help post-pandemic. Pero noon pa man, marami sa mga may mental health issues ang nagdadalawang isip humingi ng tulong sa takot na mausgahan o kaya naman ay mabaliwala ang kanilang nararamdaman. Sometimes sasabihin na sa isip lang, no? So that something na gawa-gawa lang ng pasyente, which is not. May mga mali din tayong pag-aakala na lahat ng mga karamdaman sa kaisipan ay mana-mana, no? Actually, karamihan dyan, there's a risk that's involved, pero malaking aspeto din yung nangyayari sa kapaligiran natin. Maraming warning signs para malaman na ang isang tao ay nakararanas ng problema sa mental health. Unang-una, siyempre yung pagbabago sa sarili. Pagbabago sa kilos, pagbabago sa pag-iisip, pagbabago sa pakikisalamuhan nila sa ibang tao, pagbabago sa, let's say, sa trabaho nila o sa pag-aaral. Sometimes they would verbalize that they would want to hurt themselves or want to end their lives. No? So that is one thing that we have to watch out for. Sa mga kapatid nating nakararanas ng mental health problems, tandaan po na palaging mayroong handang tumulong sa inyo basta't bukas kayong tumanggap ng tulong. We have crisis hotlines. So for example, sa National Center for Mental Health, they have one. Yung Goldborn Foundation, sa In Touch Foundation. Ang maganda dito, they're accessible 24/7, tapos they're anonymous, confidential, and then they're free. Bilang mga kaibigan, pamilya, o partner, mahalagang naririyan tayo parati para sa mga mahal natin sa buhay na maaaring mayroong pinagdaraanan. Kaya't huwag ismulin ang problema sa mental health. At para pag-usapan pa ang mental health, kasama natin live sina Doc Dex Makalintal at Dr. Arnold Pineda, President ng Philippine Psychiatric Association. Good morning, Doc Dex. Good morning, good morning, mga kapatid. Good morning. Good morning. Kasama akong Resmac. Yeah. Two of our rockstar doctors today. Okay, this is such an important thing, Mommy. I mean, ako siguro maybe I can just throw in and baka pwede lang nating malaman. Usually kasi, di ba, like, sa ating mga kapatid, kung sino daw sabi nila yung mukhang pinakamasaya, yun daw kadalasan yung may pinakamabigat na pinagdadaanan ng problema. How true is that? Ano yung pag-aaral base doon? Yes, actually, yun nga. It may not show in the outside, but inside, meron ang pinagdadaanan siguro yung tao. No? So, we should not judge people na outside na they might be happy or not maybe psychiatrically stable. So we have to watch out also for these people. Kasi hindi sinyalis na masaya, outgoing, etc. na there might be something going on. Ano yung mga warning signs na dapat makita natin? So usually warning signs, yung minsan magsasabi na sila na pwedeng malungkot ako, no? Or pwedeng sana yung wala na ako dito sa mundo or para mas maganda na mawala na ako, mga ganun. So, warning signs. Sometimes, they would want to stay alone. Mag-isa na lang sila. No? They won't want to socialize. No? Yung hindi nalalabas. No? They would just want to stay at home. And then, so, pwedeng signs yun na they might be undergoing something
psychiatric. Mm-hmm. At saka kaya nga, doktor, ang kausap natin kasi madalas merong katumbas na gamot na pwedeng tumulong. Yes, pero doc, meron important ding mga iba na hindi sila bukas sa ganung klaseng treatment. Yes, that's what we want to open na ang gamot kasi nga studies have shown that psychiatry and psychiatric illnesses has a biological basis. Mm-hmm. May mga chemical imbalance na tinatawag natin. So this chemical imbalance can be remedied by giving the medication. So like for depression, mababa yung tinatawag nating neurotransmitter na serotonin. So if it goes down, you give a serotonin reuptake inhibitor para tumaas yun. Sasaya ulit, no? Mabati-treat natin yung depression. Mm-hmm. And then kasama din po kasi din sa mga treatment natin are yung diets natin. Yeah. No? Kasi may mga pag-aaral din na kapag ang isang pasyente ay more of kumakain ng mga processed red meats, no? May mga pag-aaral na sinasabi ngayon. But there's a landmark study under the International Journal of Environmental Research and Public Health na 2020, na landmark study to na sinasabi na kapag mas maraming red meats yung kinakain, no? Processed. Yung mga pasyente, meron silang significant, statistically significant na increase ng pagkakaroon din ng depression and mental health problems. That's why ang gusto natin, mas maraming may healthier foods, katulad ng gulay, prutas, whole grains, nuts, seeds, and legumes, para mas mapataas natin yung sinasabi ni Dr. Arnold na yung serotonin. Kasi these are parang substrates para magkaroon ka ng mas madami ng anditong neurotransmitters na ito. Kasi holistic yung approach. Ako naman ang aaki represent yung sa talk therapy. Kung gusto mo kasing tulungan, yun. Pwede yung sa psychotherapy, kaya kayo pupunta sa professional, sa counselor, kasi meron naman pwedeng mga gawin. Ituturo sa inyo kung paano kayo better na ma-regulate ninyo yung emotions nyo. Nutrition, medicine. Ang tanong ko, Doc, syempre ikaw nakakakita ka ng iba-ibang mga pasyente. Yes. Paano mo alam kung oras na i-refer sa isang neuropsychiatrist. Kadalasan kapag mukhang kinakailangan talaga ng admission ng pasyente, nagkakaroon sila ng suicidal ideations, mayroong mga telltale signs din. Lumalabas yan sa regular checkup? Lumalabas yan sa regular checkup, lalo sa akin bilang family medicine practitioner. Nagkakaroon na, kasi sabi niya is more of patient-centered, family-focused, and community-oriented. Minsan, nare-refer sa akin ng komunidad na ito, kinakailangan nating puntahan ito. Minsan din naman, may mga pamilya na sinasabi yung anak ko kasi ganito eh. So, doon pa lang, matatriage mo na. And then, doon din, sa family medicine din, makikita din natin na yung pamilya yung pupunta sa aming klinika. At yung mga pamilya, minsan may problema din sila sa kanilang community. Eh. That's why, kapag ka ganun, may mga suicidal ideations at mukhang kinakailangan na talaga ng gamot, nire-refer namin sa psychiatry. Kadalasan, ano yung mga, I guess, mental illnesses na nakikita nyo? Mas mataas bang rates ng depression? Sa akin, sir, more of depression and more anxiety. More of depression, anxiety. And then, pag kami suicidal ideations, pasok na sa... Ano, kunwari naman, kasi I'm sure maraming mga kapatid natin, na mga nanunood, na merong pinagdadaanan yung kaibigan nila or pamilya nila. Ano ba mga pwede nating maitulong kaagad? Tawagin mong parang first aid ba? Mm-hmm. Yung pauna na pwede mong gawin muna habang hindi pa nakakakita ng specialistang kagaya niyo, Doc? Sa akin muna, more of kinakailangan to lend an ear. Minsan kasi makinig. No? Kasi ito yung sinasabi nga din natin sa Mental Health Act na lahat tayo, pwede tayo magbigay ng mental health na first aid. Sa pamamagitan ng pakikinig lamang muna. No? Mm-hmm. Sir? Yeah, actually, I agree. No? Sasabihin mo na you can talk to me. We can talk, no? So we can go for a walk together. Sabihin mo sa akin yung problema mo, no? Kasi if it's family, you would know kung iba na yung actions o yung behavior ng kamag-anak, ng kapatid, ng magulang, etc. So talk through it. Yun yung pinaka-importante. And I guess one last thing, no, is yung mga kaibigan ko na may mga mental health issues. Nagkakaroon din sila ng they can apply for a PWD card. Yes. Yes. So may mga discounts din sila sa mga restaurants, yes. Para sa mga gamot, etc. So I guess huwag kayong matakot magpatingin. Yes. Oo. So don't kasi may stigma pa rin na
na if you have mental health, na mababa IQ mo, na mahina ka, kaya nagkaroon ka ng illness. Those are the stigma that we want to prevent or we want to bust sa mga tao. Paniniwala. Dok, yung sinasabi nila, nasira ulo yan, makakasira yan sa ano, di ba? Or violente yan, yung mga ganon. Ito lang patunay, nandito si Dok, na wala pong pinagkaiba yan sa ibang sakit na alam natin, katulad ng diabetes, cancer. Sakit din po yung mga mental health. Okay, maraming salamat, Dok Dex at Dok Arnold Pineda, President ng Philippine Psychiatric Association. Good morning, mga kapatid. Thank you so much. Ang dami kong natutunan. Bitin na bitin. Pero eto po, more happiness pa ngayong Martes tulad na lang po ng mga nagpadala sa amin ng kanilang mga selfie. Oh, eto na. Ayan, may mga pusa. Ayan na sila. Morning! Ang cute. Hello. Wala bang padala yung bahay namin? Ay, may pusa kami, pero nasa lang. Ang pangalan, Garfield. Oh, Garfield. Namit ko si Garfield. Favorite ni Elliot. Hello! Okay! Yun! Ayan, mga kapatid, padala lamang po kayo ng mga padala ng kanyang mga selfies. Ilagay nyo na rin kung saan kayo naman naroon. Nang malaman naman natin para manalo po ng 500 pesos worth of clothes sa ating Kagumoka Ko Selfie Contest. Okay, Justin. Back to you. Attorney, back to you. Sa legal ba to? Tatalakayin ni Attorney Buko ang sinasabi ng batas tungkol sa paggamit ng apelido ng isang tao ng walang pahintulot na ginagawa ng ilang single na nagbuntis ng hindi kasal. At sa payong kapatid naman, bigay ng bigay hanggang sa ikaw naman ang maubusan. Pag-usapan natin ang pagiging people pleaser sa payong kapatid. Back to you, Dimple. Yun, huwag na huwag po kayong aalis. Magbabalik po ang inyong paboritong morning kasalo ang... Good morning, kapatid! Sakit sa kapwa basta't hindi nakokompromiso ang sariling kapakanan. Pero paano ko hindi mo mapigilang magbigay ng magbigay ng magbigay? Ang kwento ng nakilala naming people pleaser, tunghayan sa payong kapatid. May mga taong laging handang tumulong sa iba hanggang sa abot ng kanilang makakaya. Pero ang ilan, sa sobra-sobrang pagbibigay ay wala nang natitira para sa kanila. Tulad na lang ni Seska, na aminadong isa siyang people pleaser. As a people pleaser po kasi hindi mo po napaprioritize yung sarili mo. Parang, and wala pong boundaries. Katatawagan ka po ng friend mo and then kailangan niya po ng tulong, andun ka po right away. And then kapag yung parents mo naman po, kailangan mo pong gawin yung best mo para ma-appreciate po nila yung ginagawa mo. Nakikita raw ni Seska ang halaga niya kapag nakakatulong siya sa iba. Kunwari na lang po, mangungutang po sila, ganun. Kahit na wala po sila sa budget ko, pupush ko pa rin po para makatulong po sa kanila, kahit pa paano. Sa parents ko din po, ganun din po. Kahit na wala na po akong baon, basta po inutang po nila, sige go. Dumating na nga sa puntong mas mahalaga na raw kay Seska ang isipin ng iba at hindi siya titigil tumulong kahit pang maubusan siya. Sobrang halaga po ng approval nila at ng ibang tao para po sa akin. Kasi po nakadepende na po yung parang emotions ko, nararamdaman ko po sa masasabi po ng ibang tao sa akin. Dahil sa ilang taong pag-unawa sa iba kaysa sa sariling kapakanan, napagod na lang din daw si Seska. Ipinaliwanag ng ating eksperto ang nararanasan ni Seska. Ang people pleasing pwede siya consciously at unconsciously. Ibig sabihin, unconsciously, dahil nga meron kang mga unresolved, maybe trauma, or kung hindi man trauma, experiences na gusto mong gawin or gusto mong i-resolve, ginagawa mo yung mga actions mo para maibigay yun. Pwede rin naman consciously na alam mo yung mga nangyari sa'yo before at alam mo kung bakit mo ginagawa yung mga bagay-bagay. If we really want something, we have to say it. And we have to also challenge ourselves this time na manggaling na from within yung value na gusto natin makita from other people.
may sinabi ni Dr. Rhea. Yes. Saka ang ating objective dito is maging aware yung doon sa consciously para alam natin. So, di ba may kasabihan, you cannot please everybody. Mm-hmm. Totoo yata yung kaya kasabihan eh, di ba? So, kaakibat dyan is, paano mo nga ba i-establish yung mga boundaries para maproteksyonan mo yung sarili mo at actually pinoproteksyonan mo rin yung ibang tao. Kasi ibang tao kailangan din matuto maging independent. Di ba? Yeah. Just still. Mm. Tingin mo. Hirap, no? Oh. Especially kapag leader ka, eh, di ba? Kapag leader ka or, I don't know, kayong breadwinner ng pamilya or something, di ba? Parang ano yung pagkakaiba ng people-pleasing at service? Mm-hmm. Para sa akin, yun yung kailangan, ano? Oh, alamin. Linawin. Oo. Because sometimes, it could be very blurred, yeah. Di ba? Parang, kala ko, so nagsiserve lang ako. Tama. Correct. Mm-hmm. Oo. Maui. Yeah. Ay, mami, nakarelate ako kasi kay Seske. Kasi ako, aminado ako, may tendency akong mag-people, please. Pero tulad nga ng sinabi ng mga eksperto, baka may pinanggagalingan nyo ng mga traumatic experiences because I believe we are all what we are today because of everything we went through. Kaya tayo, ito yung karakter natin and ganun yung na-mold sa atin. Tingin ko may kinalaman din sa pagiging maawain ko. Because, so, anong nangyayari? Kuyari, syempre, kung ano man ang hihingin sa'yo, isipin ko, sige, bigay ko na lang to, kaya ko naman itong itrabaho ulit. Mm-mm. Kahit na minsan nauubusan na ako, ako na yung magsasakripisyo na hindi ko na lang bibilihin yung kailangan ko or gusto ko. Mm-mm. Kasi parang gusto ko everybody happy. Mm-mm. Ayoko yung may nale-left out. Kahit yung simple ko, yari, usapang pasalubong lang, as simple as that. Parang, oh, pag binilang ko si ito, dapat meron din to kasi ayoko makafeel siya na, ay, baka hindi ako importante. Pero ang ending? Ang ending, ikaw yung nagsasuffer. Tapos, syempre, papasok na rin the usual, yung mga anxiety na parang, did I make someone feel bad? Sumababa yung loob nila sa akin. So parang ako lang naman, gusto ko lang maging happy lahat. Ganon. Gusto ko lang makatulong sa kapwa. So ganon din, kailangan ko rin matuto mag-set ng boundary na, okay, it's out of my character. Hindi ko karakter yon na hindi i-include lahat pero wala akong choice. So I need, just like Saska, I need stronger boundaries talaga. Ako, Mama Chiki, sa punto na lang ng pagiging magulang, yung gusto ko sanang i-tackle for me. Kasi minsan, nanggagaling itong... kasi minsan nagiging people pleaser tayo kasi doon natin kinukuha yung sense of validation natin na, oy, mabait ako kasi sabi nila mabait ako. Mapagbigay ako kasi nagbigay ako sa kanilang lahat. Yun ang kita nila sa akin. Minsan, nanggagaling yan sa environment na in-expose natin ang ating mga bata kaya mag-iingat po tayo. Mm-hmm. Kasi katulad yung sa reunion na, anak, mag-dance ka naman para masaya silang lahat. Di ba ang simple nun? Kahit ayaw mo, makakasanayan mo at dahil yun ang larawan sa'yo ng pagiging mabuting tao ay kapag napagbigyan mo silang lahat, dun ka pinalaki, ganun ang sense mo of belongingness, yun ang lagi mong gagawin. Mm-hmm. Hanggang pagtanda mo, yun ang naiisip mo kasi nung pinalaki ka, ito yung function mo sa pamilya na kapag hindi mo to nagawa, hindi ka magaling, yes. Hindi ka mahal. So dahan-dahan po tayo sa pagbibigay ng environment na ito sa ating mga anak kasi obviously, pag lumalaki tayo, yun pa rin ang nakakaugawian natin. Mm-hmm. Okay. Pick up ako dun sa sinabi ni Mama Dems. Yung idea nga ng people pleasing. People, I mean, yun yung unang salita doon sa term na yun. Ibig sabihin, ang idea ng people pleasing, it's because ginagawa mo siya dahil you want to maintain relationships. Mm-hmm. Diba? Pakiramdam mo, pag ginawa mo to, mamay-maintain mo yung pagiging anak mo, pagiging kaibigan mo, or whatnot. Mm-hmm. Pero ako, ano kasi yan, naset ko na yung boundary na yan simula nung siguro mga nag-30s ako. Mm. Kasi yung naging isa sa mga mantra ko sa buhay, you cannot give what you do not have. Oh. Okay, so yun yung lagi kong mindset. Whether it be finances, whether it be oras. Mm. Halimbawa, gimmick. Alam ko, nakarelate kayo dito. Minsan, niyaya niya akong gumimmick. Hindi ako nakapunta. Walang ganun. Hindi naman ako pinag-uusapan. Hindi mo kami na-please. Yun na nga, exacto. So, hindi ka people pleaser. Sure tayo doon. At aminado din naman siya. Alam mo, aminado ako doon. Pero lang po pa rin siya. Pero nakita mo yung pagmamahal ko sa'yo, di ba? Yun pa din. Yung mindset ko doon is, kailangan kong maging pragmatic about it. Kailangan kong isipin na, teka, may trabaho pa ako kinabukasan. Hindi ko talaga kayang ibigay yung oras ko sa inyo ngayon kasi kailangan kong kung paglaanan ng oras muna yung sarili ko para makapagpahinga. Sige na nga, na-explain mo. Ayan. How to be you po. Forgive na lang tayo. Ganun ako mag-set ng boundaries even din sa pera. I'm sure may mga kaibigan ako pag umihiram ng pera. Sorry, hindi ko kaya mapapahiram ngayon. Nag-set na ako ng budget ko for the next 2 weeks. Eto na yon, wala na akong maiseset. Okay, tanggalin ko na sa listahan. Nangungutangan si Diba? So may mga ganung, may kailangan ganung approach lang sa buhay na
Ito lang ako, ito yung kaya ko pang ibigay. Pag meron ako, kaya ko naman. Ha? Pero pag hindi, po. Nako, yan talaga yung ating gustong makamit. O, yung sa akin, so yung tatlo iiwan ko sa inyo, galing din sa mga sinabi nyo. Yung tanong ni Justin, how do you know kung nagiging mabuting tao ka or sumasobra na? Mm-hmm. People pleaser na tinatawag nila. Tanongin nyo lang yung sarili nyo ng tatlong bagay, I think. Yung una, tanungin nyo, kung gagawa ako ng maganda at hindi ako pasalamatan ng tao, sasama ba yung loob ko? Mm. Mawawalan na ako ng gana. Kailangan ba malaki yung pasasalamat? Oh. Kung ganoon, parang baka hindi authentic. Yung that's people. Oo, di ba? Pangalawa, tatanong mo, kung gagawa ako ng maganda at walang makakakita, di ko pwedeng i-post, di ko pwedeng pagsabi, wala. Wala, ako gagawin ko lang at yung makakatanggap. Gagawin ko pa ba? Parang may dahilan pa ba kung gagawin ko? Wala namang makakaalam, ako lang. Parang kung kung medyo ayaw mo na dahil walang isip ka kung bakit, ano yung intention mo kung bakit ka gagawa ng isang bagay na gano'n. At pangatlo, yung sabi ni Maui at sabi mo rin, kung labag sa katotohanan ng katauhan mo, ayaw mo nang magsayo, pero sige, sayo ka dahil you want to please somebody. O ikaw naman, alam mong maawain ka. So gusto mo pero nakikita mo naman na meron ding masamang nangyayari sa iyo. Oo, medyo yan, pakinggan niyo na 'yung sarili niyo. Kasi I think we have to remember na kuminsan masama din nga para dun sa isang tao kapag masyadong niya siyang tinutulungan, di ba? Okay, confirm. Hindi ako people pleaser. Okay, galing. Salamat, Mami Chiki. At ito na nga po, sa legal ba to? Linawi naman natin ang ilang issue at karapatan ng mga single o yung mga hindi pa kasal. Gusto ko, At sa aming pagbabalik, tatakamin tayo ng isa sa ating kapatid sa kanya naging food adventure sa Cebu. Wow. Ang ilang trending na kainan sa Queen City of the South, silipin natin sa trip ni Maui. Wala kang dala? Meron naman. Ang saya. Good vibes lang. Tuloy-tuloy lang po yan dito. Kasama pa rin ang inyong paboritong kasalo sa umaga. Good morning, kapatid! Issue sa mga single naman po tayo. Paano kung si ating single na buntis nang hindi alam kung sino ang ama ng kanyang baby? Nako, kaninong apelyido ba ang pwede niyang gamitin para sa kanyang anak? Yan at ang iba pang kaso sa mga single. Lilinawin natin sa legal ba to? Sis, ang laki ng problema ko. Positive buntis ako. Kaya lang hindi ko alam kung si Kevin or Nathan ang ama ng anak ko. Nakakaloka ka naman, sis. Naturingang single ka pa naman, tapos dalawa pala nakasali si sayo. Ah, basta si Kevin na lang kasi mas mabait siya kaysa kay Nathan. Attorney, pwede ko po bang ilagay sa birth certificate ng magiging anak ko ang pangalan ng isang tao kahit hindi niya alam? Legal ba to? Hindi po ito legal. Hindi maaaring gamitin ang pangalan o apelyido ng isang tao nang wala niyang pahintulot. Kailangan ang pirma ng tatay para magamit ang kanyang pangalan sa birth certificate ng isang bata. Pero sa ilalim ng Republic Act 9255 o yung Use of Father's Name Law, kahit hindi ito pinirmahan ng tatay, ay maaaring magamit pa rin ng bata ang kanyang apelyido kung magsasubmit ang magulang, yung nanay o tatay ng bata, sa civil registrar ng Affidavit of Admission of Paternity o salaysay ng pag-amin ng tatay na siya nga ang tatay ng bata o Affidavit to Use the Surname of the Father, salaysay ng tatay na pinapahintulutan niyang gamitin ang kanyang pangalan. Tapat pareho itong nilagdaan ng tatay ng bata. Attorney, bilang single, in case mamatay ako, sino ang magmamana ng aking ari-arian? I have lots of nephews and nieces. Nung binili ko ang bahay, ang beneficiary ko, ang mother ko at isang pamangkin. May habol ba ang mga kapatid ko kung sakali? Kung buhay pa ang mother mo, walang habol ang iyong mga kapatid. Sa ilalim ng Article 985 ng Civil Code, ang tagapagmana ng isang namatay na single, ibig sabihin walang anak o descendants, ay ang kanyang mga magulang o mga ascendants.
at excluded o hindi kasama ang kanyang mga kapatid at collateral relatives. Ibig sabihin, kung walang anak ang namatay, yung magulang niya ang kanyang tanging tagapagmana at hindi kasama ang kanyang mga kapatid. Attorney, single ako ngayon pero ikakasal na ako next year. Pwede ko bang gamitin pa rin ang aking apelyido sa pagkadalaga? Kailangan ko pa rin bang i-update lahat ng government records ko? Maaaring gamitin ng isang babae ang kanyang apelyido sa pagkadalaga kahit na siya ay kasal na. Ito ay option o desisyon ng babae. Subalit, kung sa kanyang passport ang una niyang pinili ay apelyido ng kanyang asawa, hindi niya ito maaaring basta palitan na lamang at ibalik ang kanyang apelyido sa pagkadalaga. Ayon kasi sa Republic Act No. 8239 o ang Philippine Passport Act, kung ang ginamit na apelyido ng isang babae sa kanyang passport ay ang apelyido ng kanyang asawa, maaari niya lamang itong mapalitan kung, una, patay na ang kanyang asawa, o pangalawa, napawalang visa na ang kanilang kasal dahil sa diborsyo, annulment, o declaration of nullity of marriage. Kung kayo po ay may nais ikonsulta sa inyong lingkod, i-follow lang ang Facebook page ng Good Morning Kapatid. Mangyaring i-private message po ninyo sa akin ang inyong mga katanungan. Maraming salamat. Maraming salamat din po, Attorney Buko. At eto naman po, as a certified foodie, dumayo pa ako ng Cebu para manghunting ng ilang trending na kainan. Ang aking pangmalakasang Cebu food experience, silipin sa aking trip. Agaw pansing disenyo. Anumang anggulo, panalong panalo. Heto nga't may sarili pang Eiffel Tower. In fairness, ang lakas talagang maka-Paris. Ito ang trending resto sa Cebu na La Parisienne. Sa ganda ng lugar, mas naintriga ako sa mga pagkaing hinahain nila rito. And to give us the Parisienne feels, nandito ngayon sa aking tabi, si Sir John Bakay, ang manager ng La Parisienne, para i-explain sa atin yung mga dishes na itatry natin ngayon. Of course, we have here our pastas, our bestsellers. We have our carbonara and our spaghetti bolognese. Wow. And then also we have our different kinds of skewers. We have selections for pork and also for chicken. And one of the most famous and best pizzas, I can say, in Cebu. Also, we have our truffle and mushroom pizza. Sir, can I just say, ito, mga kapatid, ito po, dito ko pinaka-excited kasi I'm a fan of truffle mushroom. Yes. Tapos in a pizza form pa. So talaga ito, excited ako i-try. Try. Okay, sir, kain tayo ha? Sige po. Okay, let me get this one. And kita nyo po mga kapatid, busog na busog po sa toppings. Puno po ng toppings. Yes. Lasang-lasa ko yung truffle. Pagkain ito, mas sumasarap sa kanilang fresh from France na wines. Cheers! Cheers. La Parisienne! Cheers! Trending at masarap na kainan ba kamo? Dinayo na rin namin ang patok na steakhouse ng El Primo sa New Star. At ang talaga namang binabalik-balikan dito, ang kanilang hit na Italian cuisine, ang kanilang espesyal na tomahawk steak. Oh my God! Ito na nga guys, nandito na, kakaluto lang ng ating tomahawk steak. Nakikita nyo naman po sa tabi ko. And it is weighing 1.5 kilos. Yun yung raw weight niya. So kitang-kita nyo, siksik na siksik. At ang ating husga. Oh my God. Ang sarap! Mahilig ako sa steak and I can tell you, mga kapatid, napakasarap po. Ano nga ba ang sikreto sa kanilang masarap na steak? Il Primo is the only restaurant that we have a dry ager for 30 days for our premium steaks. At the same time, we're doing it with our Usper grill. Usper grill is a combination of a grill and an oven. That's the uniqueness of our steaks here. Paminsan-minsan, di masamang nareregaluhan natin ang sarili ng isang masayang food experience. Tulad na lang ng feels na hinatid sa atin ng La Parisienne at El Primo.
Food trip? Check yan sa Trip ni Maui! Ay, sarap! Ay, sarap! Buti bumalik ka! Buhay pa, buhay pa! Hindi yun ang papas, nagdalin po ako ng 10 pounds! Hindi naman! Pero sabi mo nga, di ba, Mama Dibs? Sabi mo, hindi tayo pwedeng tumira sa Cebu kasi talagang lalaki ako doon. Doon kami nag-shoot ng Ironheart for a very long time. Base ka doon for quite some time. Kaya alam, at saka, ang akong bana, di ba, he's Bisaya, kaya kagabalo ko. Kaya parang may mga friends ako talaga dyan sa Cebu. Tsaka Mama Dibs, banggitin ko lang, ang gagwapa, ang gaganda ng ay, mga taga Cebu. Walang Cebuano, Cebuana na talaga namang hindi looker. Yung pag nakita mo, ganda, tapos ang gagaling pa kumanta. Oo, ang gagaling kumanta. Totoo, totoo. Kaya yung fashion sense sila, marami mga designer galing Cebu. Yes. Diba? Beautiful. Oh, even furniture. Like si Navito, yes. Selma is from Cebu. Kobon po. Ay, nakakabitin ah. Siguro naman eh, ipaparamdam ka sa amin dito. Oo naman. Ayan. May danggit akong paparating. Pero kung okay lang bukas. Abangan natin yan. Teka, kamusta yung first experience po sa Sinulog naman? Ay, ayun. Napakasaya ng Sinulog. Grabe, you know, mami, na-experience namin first hand yung paglakad kasama sa mga nag-po-procession doon, yung parade. It was so beautiful. Yun nga lang, yung init lang talaga. We had to walk around, maliban sa buong walk, meron pa kasi going to the grandstand, we had to walk about 30 minutes under the sun, me and the team. Pero parang ako naman, ano bang irereklamo ko? Yung mga performers nga, kahit nakatodo costume, they're performing throughout, going to the grandstand. So sabi ko, grabe yung ano nila, no, yung pagmamahal nila, at saka yung determinasyon. Nakabutan mo yung announcement ng winners? Ay, hindi na. Kasi gusto ko lang malaman yung reaction nung nanalo ng 3 million pesos. Grabe. Eh, no? Pero ano mo, sabihin mo sa akin, tapos bibigyan ka ng reaction. pero alam mo kung ano yan, sobrang deserved. Sabihin mo dali. Nanalo ka. Dali, okay. Sabihin mo. Ang winner. Grand prize goes to Dimple si Romana. $3 million. Ibigay mo talaga lahat. Tapos, I quit pala. I quit. Grabe yung 3 million, ano? Iba din pag may artista kang kasama. Oo, iba rin. Natuto. Game na game eh. Natuto kasi ako. Wala naman tayong problema doon. Na-miss ko na rin umarap. Yan. O eto, mamaya, meron pa tayong mga iahandog para sa mga kapatid namin. Sa aming pagbabalik, ibibida natin ang nakakabilib na pet portraits ni Benjamin Te ng Marge Hall. Yan. Tuloy-tuloy lang ang happiness ngayong umaga. Dito pa rin sa inyong Happy Morning Kasalo. Ito ang Good Morning Kapatid! Kapatid, eto tanong ko lang po, gaano nyo ba kamahal ang fur babies nyo? Kasi ako love na love to these stars. Ganito kamahal. Ganun? Of course. Siyempre, mahal na mahal, Maui. To the point na, ano, lahat, gagawin ko ang lahat para sa respect ko. At ano, at gusto ko rin ng portrait. Nag-audition. At gusto ko rin ng, ano, ng portrait. Okay, ito. Okay. Ito naman manalo ng grand prize. Para naman mo ng grand prize reveal. Grand prize reveal. Mamaya. At ito na nga po, yan na nga ang ginagawa ng marami sa ating mga kapatid na nagiging client ng Marge Palat para ibida ang kanyang mga obra maestra. Kasama natin ngayon si Benjamin Te. Good morning, Ben. Good morning, kapatid. Good morning. Good morning. Yes. Thanks for having me. Let me guess. Pet lover ka? Yes, definitely. Ay, definitely po. Paano ko naman napasok sa ganitong pagpipinta at negosyo? So basically, I started painting po since 2015. Pero I really went into pet portraits po last 2 years back. Wow! Yeah. So, yes. Pero prior to that, ano yung kadalasan mong pinipinta? I paint some landscapes, other human portraits as well, mga flowers, those kind of settings as well. Okay. Pero iba talaga ang dating ng pets eh, for us, for parents. Eh. Mm-hmm. So also, I have 10 dogs. Yeah, wow. Talagang, 10 dogs? Yeah, so, ang konti naman! Nagtagawa di pa!
Tagal mo pa. Yes. Pero yeah. Anong challenge sa, sorry. Anong challenge sa pagpa-paint ng pets? Kasi ang hirap ng mga detalye, yung mga buhok, di ba? Tsaka hindi sila nagsistay still. Mayo. Yes. So I think one of the challenge po of painting a pet portrait po kasi you need to have the patience, no? Kasi I do the paintings po layer by layer as well kasi I'm using an oil paint as oil, a medium. Oil, that's what I was gonna say. So, mahirap gawin. Yeah, so it's quite different po kasi from the other mediums as well. Nabanggit mo mas mahirap siya, so ilang oras or araw ba ang inaabot sa pagpipinta mo? Actually, pet portraits po can take from 1 month to 3 months. Depends po sa sizes actually. Ha? Three months? Yes, yeah. Yeah, kasi we don't want to rush any paintings po kasi, yeah. Eh, ito. Garang pa yan. Medyo maliit. Pero sobrang cute. Yung personality. Yun, no? Yes. Nakapture talaga yung personality. Yeah, I think a few hours, pero di po kasi siya tinatapos ng one sitting. Oo, kasi oil na. Yeah, it takes time talaga. May layer siya. Mga three? Mga, siguro, pagka-compile mo, mga 5 hours siguro. Ito? Yeah. Ito, mga 5 hours. Kaya mo ba, Justin, itouch yung... Oo nga. Di ayaw mo ba siya? Bakit naman? So ano ba yung pinakamahirap na nagawa mo ng portrait? Nandito ba siya ngayon? Ay, sino? May box mo ba nito? Hindi ko napahisip ako. May tinatanong ba siya nandito? Nandito ba siya ngayon? Yeah, actually, meron pa akong samples dito sa harap. Actually, the bigger sizes po. That's 18 by 24 size. Yun yeah, yung nasa baba po. So, actually, medyo challenging din siya gawin kasi it's a bigger canvas. At same time, I want to put some more details po and some elements po around the painting po. Paano ba magpagawa sa'yo? Magpapadala muna ng picture, tapos iko-coat mo per square inch ba? Kasi di ba sa mga painting, ganun yung square inch. Sa'yo din ba ganun? Yes, and same, also depends also on the complexity rin po and the subjects po. Actually, kasi, iba-iba yung treatment ni Benjay. Halimbawa, ito, napakaliit nung dog dito sa particular portrait. Ito, asan yung dog? The stairway lang yung makikita mo. Pero ang cute pa rin tingnan eh, no? Yes. Kasi ibang character eh. Pero you know what? Ito, na-touch ako dito. Itong portrait na ito, yung magka-appear sila, that's very touching. Yeah, actually, both of these po are serious, no? Kasi this one po is like the beginning together as a fair pair. Yes. And this one po is more on the end na rin, no? As we age na rin po. Kaya medyo ganyan po yung dating na. Sabi mo, depende sa subject. Ano yung mahirap, ano yung madali? Right now po kasi we're trying to focus po talaga sa pet portraits po. So pero which pets, which kinds of dogs ang challenge sa iyo? Normally mga mapuputi. Maltese, this kind of mga bright colors, no? Kasi mahirap eh. Kasi you can't just paint white direct. You need to blend it towards some colors. Are these your dogs? I'm just curious. Mga aso ni po ba? Ito, class of 2022? No, actually, this one of my personal work. Actually, I made this class 2022. Kasi parang concept dito is more on the dogs, supporting dogs actually. So these are, like my say, parang graduate ng 2022. Nice. And they can do the service already. Let's say, in K-9, pwede sila sa military. And others po. Okay. Yeah. Siyempre, alam nyo, hindi naman matatapos ang araw na ito na walang pasalubong sa atin si Benj. Yes. Meron siyang regalo sa atin, Benj. Yeah, so I heard about nga po yung pass away ng our loved cat po for us. Si Garfield. Yeah, so I made a personal cat. Oh, cute! Ganda! Uy, kamukha! Diba, nakaka-touch. Parang buhay na buhay talaga ang ating Garfield. Yeah. I think dapat nasa lobby rin siya. Dapat talaga. Dapat didisplay natin ito, no? Na-miss ko bigla si Garfield. Nag-miss natin bigla. Matatagpan yung TV5 logo. Si Garfield na natin. Bigla natin na-feel yung effect ng mga obra ni Benjamin kasi kilala natin. Thank you very much, Benj. Grabe. O Benj, para sa mga kapatid natin na gusto magpagawa ng pet portraits, magkano ba yung budget na kailangan nilang ihanda? Siguro po, minimum range po, at least it starts po within like 10,000 pesos. And it can goes up po, depends po the sizes and the subjects as well. Ayan. O paano kanila mako-contact? Ayan, promote na tayo. You can reach us out po through our socials. So we have po yung our Facebook page. Just search in marchpal.art. Also in our Instagram po, it's marchpal.
Marge Pal. Yeah. Marge Pal. Hey, thank you so much. At ngayon naman po, may nanalo na sa ating Kagumo Ka Ako Selfie Contest. Congratulations! Hintayin lamang po ang mensahe ng aming staff para maklaim ang inyong load. And that is it para sa ating Perfect Tuesday. Salamat na salamat po mga kapatid. Isang makapulong umaga ang nahihati namin sa inyong mga tahanan. At sana nag-enjoy kayo sa aming pakulo this morning. At shoutout po again kay Sir John Bakay ng La Parisien at Sir June Vitor ng El Primo. Maraming maraming salamat po sa inyo. Itakit pa rin po tayo bukas, mga kapatid! Gawing habit nga ang pagtutok sa amin every morning para siksik ang araw ninyo sa saya at informasyon. Mga mainit na balita at naka-inspire ng mga kwento. Yan at marami pang iba. Sama ay inyong fave morning kasalo. Ito ang Good Morning Kapatid!